Kamusta kayong lahat? Sa palagay ko, ang iba sa inyo ay marunong ng mag-welding. Pwede na kayong mag-assemble o gumawa ng kahit na anong gusto ninyo na makina o mga project. Gawa ng, kung kayo ay nagsubaybay sa aking channel, sa palagay ko, matututo kayong mag-welding. Ngayong araw na to, pag-aaralan natin kung paano tayo makakatulong sa ating sa mga basura. I-minimize natin ang mga basura. Alam niyo ba kung ano to? Ang tawag ko rito ay white charcoal. Ito ay mga basurang papel na ginawa kong ganito. Ito ay magagamit ninyo sa pamalit sa uling. Ito siya. Kaya ako may ganito kasi nanalo kami sa national competition nung mga siguro 5 years ago. Gawa ng ito ang aming isa ito sa aming entry. Kung meron kayong mga papel, mga baso-basura, magagamit nyo na pang gatong. Sa halip na itapon sa basurahan, magagamit yung pang gatong yun. Pwede nyong gamitin pang ihaw, pang luto. Ngayon, kung marunong kayo mag-welding, makakagawa kayo ng mga molde na ito. Gaya nung isang yun, nasa likuran ko. Yung lagi nyong nakikita sa aking background. Ipapakita ko sa inyo kung paano maggawa. Doon ko ginagawa ito. Lapitan natin. Marami akong invention dito. Ayan, ito siya. Ito ang kanyang finished product. Siya nga pala, yung mga bago dyan sa channel ko, sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Ang gagawin naman natin ngayon, magko-concentrate tayo sa mga invention ko. Pamamagatan natin ito na war on waste. Para kumonte ang ating mga basura na itatapon sa labas. Maganda sana to kung bawat eskwelahan mayroong sariling molde. Para kukunti na lang ang itatapon na basura sa labas. Asya nga pala, marami akong ginawang klase nito. Hindi lang ganito ang shape nito. Sari-sari ito at sari-sari din ang molde. Kung marunong kayong mag-welding, makakabuo kayo nun. Yung katulad nun na yung pinakita ko kanina. Ito yung mga sample ng aking mga gawa. May ganito kalaki. Papel lang ito, hanggang ganito lang ito. Sari-sari yan. May iba-ibang size. May ganitong itsura. Tsaka mayroong mga ganito. Marami pang shape ito. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng molde na pinanggawa ko rito, ipapakita ko sa inyo yon kung paano yon. Ginawa at kung paano gumagana. Ito yung mga sample natin. Yan. Yan ang ating mga white charcoal. Mamaya, titignan natin ang kanyang performance. Gagamitin natin ito na panggatong. Ang gagamitin natin na lutuan, yung gawa ko rin. Ito, kung tawagin ko ito ay super kalad. Ito siya. Ayan siya. Meron itong blower. Ito ang kanyang blower. Improvise lang. Tapos merong ano, ang power niyan ay 12 volts. Kinuha ko lang sa pyesa ng
computer, itong saksakan. Mamaya, titignan natin ang performance niya. Magpapakulo tayo ng tubig. Ito ang kanyang tubig. Isang litro ito. Isang litro ang laman nito. Bibilangin natin kung ilang minuto bago siya mapakulo. Gamit ang aking super kalan. Ang tawagin ko. Ito, ano lang ito ah. Patungan lang. Hindi siya kasama. Ito lang ang ating super kalan. May blower dito. Tapos merong butas dito para sa hangin. Ang gagamitin kong gatong mamaya, puro ganito lang. Asya nga pala, kaya may ganitong mga itsura. Meron akong kalan na para dito lang. Para sa kanya lang talaga. Ganon din dito. Isasalpak mo lang doon, isang buong gatong na siya. At siya na ang gagamitin pang luto. Ngayon, mamaya, bibilangin natin kung ilang minuto bago mapakulo ang isang litrong tubig gamit ang aking super kalan, ang panggatong ay white charcoal. Mga, ang ilalagay ko dito ay mga 8 piraso lang. 8 piraso muna. O, tara, simulan na natin. Position ko lang. Ayan na ang ating super kalan. Teka, pwesto pa natin na maayos. Para nakikita niyo maigi. Walong piraso lang ilalagay ko na ganito. Ito siya. Isa. Dalawa. Bali, 7 piraso lang. Papatakan ko lang ng konting tiner. Kapag nagliliyab na, bibilangin natin kung ilang minuto bago niya mapakulo ang isang litro na tubig. Ayan. Ilalagay na natin ang ating tubig. Kukurasan natin kung ilang minutes bago niya mapakulo ang halos isang litrong tubig. Lalayo ko lang ang camera. Ayan siya.
na natin yung apoy. Tingnan niyo ang performance niya. Nakita nyo kung paano siya magbigay ng apoy. Kaya sa halip na itatapon ang mga ganitong mga papel-papel, pag nagawa natin siyang white charcoal, meron na tayong panggatong. Kung wala tayong gasol, pwede siyang pamalit. So, nakabawas na ng basura, nakapagluto pa tayo. Nakatikmig pa tayo ng konti. Tignan niyo siya. Malapit na siyang kumulo. Yeah, nakita nyo, umangat na yung kaldero. Takip. Mukulo na siya. Ayan. Kulong-kulo na siya. Wala pa yatang ano? Wala pa yatang 10 minutes? Parang wala pang 10 minuto. Napakulo natin siya. Ang gatong lang na ginamit ko ay 8 pirasong ganito. Hindi pa nga masyadong malaki. 8 pirasong ganito. Nakapagpakulo na tayo ng 1 litrong tubig gamit ang ating white charcoal. Tingnan nyo.
kumukulo na siya. Lalapit ko lang, ano, hindi masyado makita eh. Ayan, nakita niyo? Wala pang 10 minutes ang pagpapainit natin dyan. Gamit ang ating white charcoal. So, ito ang aking super kalan. So, nakita niyo naman kung gaano kalakas ang usok ng buwan. Nang kumukulo. Ayan. So hanggang ngayon, nag-aapoy pa rin siya. Ganito lang yung ating gatong. Ha? Nakita nyo, nag-aapoy pa rin siya. Kaya, huwag na ninyong itatapon ang mga papel-papel. Gawin ninyong panggatong katulad ng ganito. Sa susunod, ang pag-aaralan naman natin ay kung paano maggawa ng ganito. Mga white charcoal. Ito ay yari lang sa mga basurang mga papel na ginawang white charcoal. Hindi na tayo magtatapon ng mga basura sa labas. Pwede na natin gamitin panggatong. Hanggang ngayon, nagliliyab pa rin siya. Ayan siya. Pwede rin wala itong blower. Para pang ano? Pang laga ba? Pampalambot. Halimbawa, magpapalambot ng karne. Maganda to. Kasi matagal din siya maubos. Tingnan nyo, may kung anong itsura niya. May lamang pa yan. Nakapagpakulo na tayo ng tubig. Ayun pa siya. Matagal pang maubos yan. Ayan, nakikita nyo. Matigas yan. Matagal pang itatagal yan. Gamit ang ating white charcoal, pwede tayong magluto, pwede tayong mag-ihaw. At nakatulong pa tayo na bawasan ang basura. Pwede rin itong walang kwan, walang blower. Papatayin ko ang blower, tignan niyo yung kanya itsura. Pinatay ko na ang blower, ha. Wala nang blower yan. Nakita nyo, nagbabaga pa rin siya. Ilang minutes na yan, hindi pa rin siya nauubos. Ayan siya. Nakapagpakulo tayo ng tubig ng 1 litro nang wala pang 10 minutes. Kaya napakalaking bagay kung meron kayong, kung ang mga papel na basura ay magagawa natin na panggatong. Yan. Pwede siyang gamitin pang ihaw. Pwede na kayong mag-ihaw-ihaw dyan. Kung maggagawa naman kayo ng aking super kalan, napakasimple lang ng design. Ganyan lang ang kanyang itsura. Yan.
Nilagyan ko lang ng blower. Improvise lang ang blower na yan. Yari lang yan sa lata. Tapos, pinutasan ko ng diretso doon. At may daan pa para sa loob. Para may oxygen. Para may hangin sa loob. Ngayon, kung marunong na kayo mag-welding, gaya ng sabi ko, makakagawa kayo ng panggawa nito. Yung nasa likod ko na yun. Yung pinakita ko kanina. Ayun. Ito siya. Dito ko lang ginagawa yun. Sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Kung paano ko ginagawang white charcoal ang mga basurang mga papel. Step by step. Para makatulong tayo sa nababawasan ng mga basura, makakapagluto pa tayo. Hanggang ngayon, nagbabaga pa rin siya. Nakita niyo, matagal maubos ito. Para din siyang normal na uling. At ang init niya, kaparehas lang sa normal na uling. Pwedeng may blower, pwede rin normal lang. Kaya lang, magpapaypay nga lang kayo. Pero kung meron kayo kung meron kayong blower, bawas pagod. Makakapagluto kayo nang hindi mahihirapan. Kaya sana lahat ng mga basura huwag nang itapon pa sa dagat para makatulong tayo na mabawasan ang mga basura na itatapon natin. Simpleng-simple lang naman. Ang mga papel na ganito, gagamitin natin panggatong, pamalit sa normal na uling, magiging white charcoal na siya. Kaya napakalaking maitutulong natin kung tayo ay magkakaroon ng tiyaga at makakatipid pa tayo. Salip, kung wala tayong kuryente, walang gasol, meron tayong pamalit na panggatong. Normal lang na papel, mga basurang papel, gagawin natin white charcoal. Gaya nga nasabi ko, kung marunong kayong mag-welding, makakagawa kayo ng mga molde na ito. Katulad ng molde ko doon. Sari-sari ang aking mga molde. Merong ganito. Merong ganito. Merong walang butas. Merong kwadrado. Ito ang nagagamit ko na ito. Na-testing ko na ito. Meron akong lutuan para dito lang talaga. Huwag kayong mag-alala, ipapakita ko rin sa inyo yun. At meron din akong lutuan na para dito lang. Ito, kahit saan to pwede. Basta ilagay mo lang, okay na. Bahala na siyang magliyaw. Pero may mga special na kalan ako na ginawa. Design para sa ganito. Para isang anuan lang. Isang kain, isang pakain lang o isang salangan lang. Tapos pag nagliyab na siya, hayaan na siya roon at makakapagluto na. Sana may nakuha kayong idea. Ang susunod na gagawin natin ay kung paano maggawa ng ganito. At ipapakita ko sa inyo ang aking molde. Ang isang batch, makakagawa ng 25 na piraso na ganito. Ito, bago nyo nga pala i-gawing panggatong, ibibilad nyo muna sa araw. Mga, depende sa sikat ng araw. Mga isang araw o dalawang araw, okay na. Basta natuyo na siya, pwede na siyang gawing panggatong.
Kaya sana may nakuha kayong idea. At sana huwag ninyong kalimutang mag-subscribe. Gaya nga nang sabi ko, itong chapter na to, War on Waste tayo. Yung mga basura, i-minimize natin. Tutulungan natin na kumonti ang mga basura. Sa halip na makaperwisyo, gamitin natin kapakipakinabang ang mga basura na to. Kaya nga kung ang lahat ng mga eskwelahan, lahat ng room, kung yung mga papel sa halip na itapon pa sa basurahan, pwede namang gawing white charcoal para mapakinabangan. Kasi hindi na kayo gagastos kasi basura lang ito eh. Sa halip na bumili pa kayo, magkano ang gas? Dito, libre. Mandadampot na lang ng basura, may panggatong ka na. Sana may nakuha kayong idea at mag-iba yung pananaw nyo na huwag nang magtapon ng mga basura. Kaya sana huwag kayong bibitaw sa aking channel. Gaya nang sabi ko, kung kayo ay naging welder na, marunong na kayong mag-welding, makakapag-assemble na kayo ng kahit na anong gusto ninyo. Pwede kayong magawa ng kahit na anong project. Ito ay sample lang ang pinakita ko sa inyo. Ang paggawa ng molde na yon. Pero bago natin puntahan yon, ipapakita ko muna sa inyo sa sunod na video ko kung paano gawin ito. Step by step. Mula sa pagiging scrap na papel hanggang sa maging ganito. So sana huwag kayong bibitaw. Maraming salamat sa inyo. At huwag kayong magsasawa. At please, subscribe.